Masarap siya, watermelon. Here and welcome to my channel. So for today's video, meron akong i-review and nasa title naman na kung ano yon, no? And meron tayong dalawang parcel dito. So yun nga, this is a pod stick, pod vape. Hindi ko sure kung vape ba ang matatawag yung mga ganito. And this is my second time na mag-review ng ganito. Meron akong review nung Nebox fill-in pod kit. Lalagay ko dito sa card yung link just in case gusto nyong mapanood. And yeah, meron nga tayong bago dito na itatry. And I got this from Shopee. So before we start, kung bago ka lang dito sa channel ko, i-hit mo na yung like button dyan sa baba, mag-subscribe ka na rin, at i-hit mo yung notification bell para lagi kang ma-update kapag may mga bago akong videos. So eto nga yung in-order ko, this is from Shopee. Dalawang magkaibang shop yung in-orderan ko, kaya dalawang parcel din to. And yeah, buksan na natin para makita nyo yung laman. So, itong laman ng isa is itong Yooz Mini. Ayan, this is the Yooz Mini device. Hindi ko sure. Ano ba tawag dito? Tawag ko sa mga ganitong pad. Pad kit? Pad? I don't know. Or vape ba yung tawag dito? And itong isang parcel, ang laman nito is maliit lang laman niya. Ayan. Ito yung refillable pad ng Yooz Mini. And ito ano lang, bottle na maliit na pwede mong paglagyan ng juice para maisalin mo dito yung juice. Kasi kita ko sa mga video sa TikTok and sa YouTube na parang maliit yung lagayan nito, yung butas niya para paglagyan ng juice. Hindi ko pa sure kasi hindi pa naman natin nabuksan, but yeah. So disclaimer lang, hindi ako maalam sa mga vape. And sa buong buhay ko, isang vape pa lang yung na-try ko. Hindi ko nga sure kung vape din ba yung tawag sa mga ganito. Kasi ang alam kong vape is yung malaki, diba? And nauso nga yung mga maliliit na version na ganito. Ito yung Nebox fill-in pod kit. Meron nga akong review nito. Ilalagay ko dyan sa card sa taas kung gusto nyong mapanood. And ito yung unang-una naming nagamit na vape. Ganto lang siya kaliit. And ang cute nito, oh. Kaso ano, nasira ko na to, hindi na siya nag-work, hindi na siya nag-o-open. Ayan o. Kasi naiwanan ko to ng juice. Bawal pala tong iwanan ng juice ng matagal na hindi mo siya gagamitin. Hindi ko naman alam kasi nga first time lang naman namin gumamit ng mga ganito. And parang nagkasakit yata ako ng 2 weeks. 2 weeks akong hindi naggamit nito. And naiwan ko siya ng may juice. So, nung okay na ako, gagamitin ko na siya ulit. Hindi na siya gumagana, ayaw na niya mag-on. So, nag-research ako kung bakit. Maybe nag-leak yung juice and nag-short na siguro siya. So, bawal palang iwanan ng juice yung mga ganito. Kung di nyo siya gagamitin for a long period, tanggalin nyo yung juice niya. Kasi nasisira pala. So, it's not working na. And again, hindi naman ako nagsusmoke. Hindi naman ako nagsisigarilyo na as in like everyday. Marunong ako manigarilyo, I do smoke sometimes, especially kapag ka may inuman lang, ganun. Pero hindi rin naman lahat ng times na may inuman is nag-yoyosi ako. So, minsan lang, bihirang-bihira akong nag-smoke. Pero kasi tinry namin to ng kapatid ko noon, kasi siya medyo pag-stress siya, nag-smoke siya kapag pagod siya. And tinry niya bumili nito para maiwasan niyang mag-smoke. And actually, ano to? Nag-share kami dito, nag-happy kami nung tinry namin to. And ano, meron pa siyang isa nito, bumili din yung hubs niya nito. So, ang nangyari, napunta sa akin to. And eto na yung ginagamit ko. And yun nga, nasira na siya kasi naiwanan ko siya ng may juice. And meron akong laging nakikita sa TikTok. Dalawa yung parang natitipuhan ko na nakikita ko sa TikTok. Yung isa is yung Abar disposable pads yata. Yun naman is, hindi siya rechargeable and disposable talaga siya. Meron siyang 1,500, 2,000, and mga 3,000 pops. And pag naubos mo na yung juice niya, yun, tapon na siya. And yung device niya is hindi rin rechargeable. Pero mas mura yun compare dito. Ito kasi nasa 800 pesos. And pinapalitan yung coil nito every time. So ayan, tingnan nyo.
itong coil na to, sunog na to for sure. And hindi na nga to kasi nagagamit kaya hindi na rin pinapalitan. So once in a while kailangan palitan yung coil niya. Hindi ko masabi kung every kailan. Pero kapag lasang sunog na siya, kailangan na talaga siyang palitan. So yung coil nito is nasa 150 pesos yata. And bukod pa yung juice. So medyo pricey to. Eh yung nakita kong abar, mura lang siya, nasa 300. Pero yun nga, disposable siya. And eto yung isang nakikita ko sa TikTok, yung Yooz Mini. And dalawa silang pinagpipilian ko ni Abar kung ano yung bibilin ko. Eto naman is, meron siyang device na rechargeable. And yung pads niya is, ano din, disposable. Nakita ko yung pads nito is ranging from 250 pataas yata. And itong device niya is 199 pesos. So pinagpipilian ko yung Abar or ito kung ano ang itatry ko. Kasi iniisip ko yung Abar, pag naubos ko siya, wala na. Kailangan kong bumili ng bago. And eto kasi, nare-recharge yung device niya. Nga lang, disposable din yung pads. Tapos, nakita ko na meron pala siyang refillable na pads na nabibili. Eto. Eh, marami pa kaming juice dito. Gawa ng meron nga kaming Nebox, diba? May mga juice pa kami na hindi nagagamit. So, nakita ko na etong Yooz Mini is nabibilihan pala ng refillable na pads. So, sabi ko, magagamit yung mga juice. So, eto na lang yung binili ko. And dalawa nga sila ni Abar na pinagpipilian ko. And I end up buying this. Nakita ko may device nito na 199 pesos yata. Pero meron din palang used device na taga 800 pesos. Ewan kong bakit meron silang ganitong Yooz Mini, which is perfect, diba? Para sa mga walang budget na gustong mag-vape-vape ganun. And yung device nga na nakita ko nito is 199 pesos. Pero itong binili ko is device na siya na meron siyang kasamang isang pad. So, buksan natin. Ayan. So, nakita ko nga lang to sa TikTok kasi dalawa sila ni Abar. And pinagpilian ko kung anong bibilin ko and ito nga yung binili ko. Kasi ito, matcha-charge siya and magagamit ko ulit unlike dun sa Abar. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Ito yung kanyang kasamang pad, I think. Yung flavor na kinuha ko is watermelon. Ayan, gusto ko lang itry. Ang nakalagay doon sa Shopee, Yooz Mini black or white na device. Pero walang choice pag nag-check out ka kung black or white. And gusto ko sana black. Kaso wala nga siyang choice. So siguro sila ang mamimili kung ano ipapadala nila sa'yo. And ayan, white yung nakuha ko. I like black sana. Kaso white yung binigay nila. So okay na yan. And yun nga, sa loob ng box, eto yung kanilang device. Ganto siya. Ang liit lang pala. O, ayan o. Para siyang ano. Mukha siyang lighter actually. Tingnan nyo, para siyang lighter. So, maliit lang pala siya talaga ganyan o. Mukha siyang lighter sa personal. And, ayan yung kanyang port. May kasama siyang cable. Ano to? Yung kanyang charging port is micro USB. Unlike dito sa aking Nebox na ang ano nito, ang charging port nito is ano, yung type C. Ito is, ano lang, micro USB. So, siguro dahil mura lang to, kaya micro USB yung charger niya. I don't know. So, ayan yung pinaka-device niya. Ganyan lang itsura niya. Ayan, ganyan siya sa loob. Lightweight lang siya. And nandito sa ilalim yung kanyang charger port. Mas maganda sana kung black, no? Kasi black talaga yung type ko eh. Pero wala naman choice dun sa pag-checkout. And white yung dumating. So, ano magagawa natin? And ito yung kanyang pod. Sparkle Ice Watermelon. Hindi ko alam kung may charge to or ano. Subukan ko muna siya kung magcha-charge siya. And eto sa box, meron pala siyang kasamang manual. Ayan. So, basa. Oh. So, Chinese yung nakasulat. Hindi ko naman maintindihan. Ang saya ko, meron siyang kasamang manual. Pero hindi ko naman pala mababasa. Wait. So, tinry ko siyang isaksak sa charger and umilaw siya. Hindi ko alam. Wala namang indication kung full charge na, kung low bat or ano. Basta umilaw lang yung dito banda sa ibaba. So, hindi ko alam kung full charge ba to or whatever. But, yeah, subukan natin. Buksan na natin tong kanyang kasamang pad. So, eto siya. Ayan, nabuksan ko na. Ang bango mo. May watermelon. Naaamoy ko na siya agad. Amoy pakuan. Ayan. And may takip siya dito. Tanggalin natin to. Oh, eto siguro yung ikakabit doon. It looks different kesa doon sa ano, lagayan ng juice ng Nebox. So, black siya. Hindi ko makita yung coil. So, itry na natin siyang ilagay dito sa device. So, siguro ganito. Parang di siya kasha. Oh my god. Ay,
ayun, umilaw siya. Nakita nyo? Paglagay ko, umilaw siya. So, hindi ko alam, ano ba. Meron pa siyang cover dito sa ibabaw. Tanggalin natin. Hindi ko alam kung ready na to. So, try natin. It's working. Siguro may charge nga siya. And, ano, menthol pala siya. Menthol yung juice na kasama. And masarap siya, watermelon. Hindi ko makita kung gaano karami yung juice. Kita nyo ba? Hindi naman siya punong-puno ng juice. Parang nandun lang sa may bandang ibaba yung juice niya. And ang sarap ng watermelon. Kaso ano, hindi ako sanay sa menthol. Yung mga juice namin dito is, ano, hindi menthol. Puro matatamis lang. And ito yung mga juice namin. Ayan. Medyo tsaka na yung itsura ng bottle nila. Meron ako dito na ito, yung milky ube. Doon to sa friend namin. And ano to, zero nicotine. And meron ditong special vapors na Yakult flavor. Ano to, 3 milligrams yung kanyang nicotine. And meron ditong flavory berry vanilla. And 3 milligrams din yung nicotine nito. So, eto, hindi ko alam kung ilang milligram yung nicotine nito. Walang nakalagay kung ilang nicotine netong watermelon. Wait, magbabasa ako. Hindi ko makita kung ilan ang milligram nito. Pero menthol siya, unlike yung mga nakasanayan kong juice. Umiilaw siya kapag hinihit-hit dito. Tingnan nyo. Hindi pala kita. Nakakatuwa, ito siya. By the way, I got this for ano, 240 pesos. May kasama na siyang isang disposable pod, I think. Disposable to kasi wala namang lagayan ng juice. Ilalagay ko sa description box yung link kung saan ko to nabili sa Shopee. Just in case, interested din kayo. I-click nyo na lang yung link sa baba kung gusto nyo ring bumili. And ang cute niya, no? Ano lang siya, ang liit lang niya, ganyan, no? Para siyang lighter. Ito yung nebox ko para ma-compare natin. Yeah, magkasing laki lang sila. Pero kasi yung nebox is square siya, ganyan, makapal. Ganyan siya kakapal. And etong Yooz is manipis. And ganito lang siya kanipis. Ayan yung difference nila. And mas ano to hawakan. Maliit lang siya, ito medyo makapal eh. So ang cute niya, okay din siya. Mukha lang talaga siyang lighter for me. So meron nga akong biniling extra na pod. And this one is refillable. Sabi, refillable. So tingnan natin. So, ganito yung itsura niya. Ayan, I think dito sa gilid maglalagay ng juice. And nakita ko nga sa mga video sa TikTok na sabi, ang liit nga daw nung butas niya. So, buti na lang nakita ko siya sa TikTok. Kaya nag-order din ako nitong maliit na bottle na to. Kasi nakita ko, ito yung gamit nilang panglagay ng juice dito. So, itry din kaya natin ito. So, black din to. Ganyan lang ang itsura niya. Ayan. So, itry natin maglagay ng juice dito. So, etong berry vanilla yung ilalagay ko. Magsasalin muna ako dito sa maliit na container na to para malagyan ko yun ng juice. So, ayan, naglagay lang ako ng konti. Panglagay lang dito. So, itry natin siyang lagyan. Ang liit niya nga. Ang hirap tanggalin ng takip. Wait. No, tatanggal yung takip niya ganito. Oh. Ang liit. Ang liit ng takip. Pag nailaglag mo to, nawala-wala ka ng pantakip dun sa refillable na pad. So, be careful. Ang liit nga ng butas niya. Buti na lang umorder ako nito kasi nga nakita ko nga sa mga videos na sabi maliit daw yung butas. And I don't think nakakasya yung nguso nitong mga juice dito. Kasi ito parang almost, parang karayom lang yung kanyang nozzle. So, try na nating lagyan. Babalik ko lang yung takip. So, itry natin siya dito. Tanggalin muna natin to. So, eto na yung refillable na pad. Hala, parang hindi siya kasha, OMG. Hala, hindi siya compatible. I don't know bakit sabi na, bakit nakalagay doon is for ano to. Guess nagkamali siguro ako ng order. It doesn't fit. See, ganyan siya. And eto, ganito. Yan. So, what are we going to do with this? So, yung nabili kong refillable na pods is hindi compatible dun sa device na binili ko. So, sad life. I don't know kung paano ko ito mapagkakasya. So, negative tayo dito sa refillable na pods.
kasi hindi siya compatible. Hindi ko alam kung saan to pwede, kung saang device pwede yung ganito, pero magkaiba yung kanilang ano. Ayan, look at this. Ayan. Ito yung disposable pad and ito yung refillable. Ayan, super magkaiba sila ng shape. It doesn't fit. Kala ko magagamit ko yung mga juice namin dito para dito sa Yooz Mini. Hindi ko alam, hindi siguro ako nagbasa. Baka para sa ibang device tong na-order ko. But yeah. It's a fail. But it's okay. Ano lang to eh, 58 pesos. Pero sayang pa din. So siguro ibigay ko to sa kung sinong, kung kanino to pwede mag-fit. Mali siya. Mali yung nabili ko. But anyways, okay lang yan. Eto ano to. Hindi ko maalala kung magkano. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung price. But it doesn't fit sa device. I don't know. I-check ko, baka mali lang yung order ko talaga. Hindi talaga ako nagbasa. And akala ko para siya sa Yooz Mini. But it's not. Akala ko talaga magagamit ko tong mga juice dito. Kasi since nasira nga yung Nebox ko, hindi na nagagamit tong mga to. So, yeah. Final verdict, okay naman siya. Siguro. Hindi ko lang alam kung gaano katagal ang itatagal nitong device na to. So, siguro pag-iingatan na lang. Huwag iwanan ng may juice kasi nakakasira siya ng vape. Like yung Nebox ko na naiwanan ko ng juice ng 2 weeks tapos hindi ko siya nagamit. So, kung hindi nyo siya gagamitin for long time, tanggalan nyo siya ng juice or ng pods. Kasi I think yun yung dahilan kung bakit nasira yung Nebox ko. Mura nga lang to, nakita ko $199 yung kung device lang yung bibilin mo. And $240 siya, may kasama na siyang isang disposable pod. Pwede kang pumili ng flavor. Ilalagay ko nga yung link ng shop sa description box kung gusto mo ring bumili. And ang perfect sana kung meron ditong magpipit na refillable pods, itatry kong maghanap. And kapag nakahanap ako ng perfect fit dito, ilalagay ko din sa description box para kung gusto nyo ring bumili. Kasi diba, mas gusto ko yung refillable kasi mas feeling ko tipid. Pero itong refillable na to, feeling ko in time kailangan mo rin siyang palitan kasi nga for sure may coil to sa loob and you know yung coil eventually nasusunog siya and hindi na siya pwedeng gamitin. Pero ano lang kasi to, nasa 60, 58 ganun. So mas okay naman siya kaysa sa ano. Ito kasi yung coil nito is 150. And ito, natatanggal siya dito sa lagayan ng juice. Nakita ko. Ito yung lagayan ng juice ng Nebox. And panoorin nyo na lang din yung review ko dito. Ayan, yung coil niya, ayan, natatanggal yan, napapalitan. And nasa 150 nga ang coil nito. Merong ano, tatluhan ba, limahan? Kalimutan ko na kung magkano yun eh. So kung gusto mo siguro ng mas quality na device ng Yooz, meron silang Yooz Zero. And parang medyo mas mahal yung mga device na yon, ranging from 700, 800 yata. And ito nga is $199 lang, diba? $240 may kasama ng isang pod. Hindi ko alam kung tama yung nakita ko na yung mga disposable pod is nagpo-cost ng 250 pesos pataas. Baka nagkakamali lang din ako. Hindi ko pa naman siya na-try. Hindi pa naman ako nakabili nun. Magsesearch ako. Maglalagay ako ng link sa description box kung saan pwedeng bumili ng mga disposable pods nito. Para, yeah, kung gusto nyong bumili. So, for me, okay na to sa 240 pesos. Kasi yung device niya is napapalitan. Unlike dun sa isa sana na gusto ko rin, yung Abar, yung buong ganto niya is disposable. So, hindi nare-recharge yung device. And pag naubos mo yung juice, tapon na siya. Or kung nalobat na yung pinaka-device ng meron pang juice, tapon na rin siya kasi hindi siya nare-recharge. Kaya pinagpilian ko talaga kung alin sa dalawa yung bibilin ko. Kung yung Abar or etong Yooz. And eto nga, I end up buying this one. Itatry ko kung okay ba siya. Mag-a-update siguro ako next time. Or sa TikTok ko na lang, mag-a-update ako kung maganda talaga siya. And I hope na sana tumagal yung device, diba? And nakita ko na merong mga ano, may mga case nito. May nabibiling case na may lanyard. And ang cute nung mga design. Hindi lang ako bumili kasi hindi ko pa naman sure kung magugustuhan ko siya. But so far, so good. Okay naman siya para sa price niya. And may bago na naman akong laruan. And warning lang ah, hindi to pang bata. Hindi healthy gumamit nito.
Binili ko lang to para i-review. Hindi naman ako madalas manigarilyo. Hindi talaga ako naninigarilyo. Nagsusmoke lang ako sometimes kapag may inuman. And parang feel ko mag-smoke. Pero bihira din yun. So, hindi to pang bata. Hindi healthy gumamit nito. And kung hindi ka naninigarilyo, wag mo nang itry gumamit ng ganito. Kasi yung mga vape and yung mga ganito is para sa mga nagsusmoke. Na gustong mag-transition dito hanggang sa makapag-quit sila. So, sa ngayon nga, no, ang dami kong nakikita sa TikTok na gumagamit ng mga vape. And parang feeling yata ng mga kabataan ang cool mo kapag may ganito ka, no. Here I am, meron din akong ganito. Nakikiuso. Gusto ko lang siyang itry and I don't think naman na lagi ko rin siyang gagamitin. And gusto ko lang din siyang i-review sa inyo. And I guess that's it for this vlog. Again, ilalagay ko sa description box yung link kung saan ko nabili to. I-check nyo na lang para kung bibili din kayo. Sa Shopee ko to nabili. And itaon nyo na sale kung o-order kayo para maka-free shipping kayo. And that's it for this vlog. Please don't forget to thumbs up this video if you like it. Comment down below kung meron pa kayong mga Shopee items or mga Shopee products na gusto nyong i-review ko sa inyo. And please subscribe if you haven't yet and see you on my next video. Don't forget to love yourself. Bye! Thank you for watching!